pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, hindi ko po alam kung paano ko pa po i-handle ang relationship namin. Ito po kasing girlfriend ko. First boyfriend niya po ako. 26 years old na po siya. Tapos ako naman, 28 years old. Pero nakailang girlfriend na ako. Pa lamang po kami, pero gusto na niya akong pakasalan. Gusto niya na pong magpakasal kaming dalawa. Natutuwa naman ako kasi nakikita ko na mahal niya ako at seryoso siya sa relasyon namin. Naisip ko na rin na kaya siguro gusto niyang magpakasal na ay dahil ready na siya. Hindi kasi siya tulad ng ibang babae na pa-cute lang. Matured mag-isip ang girlfriend ko. Pero once tinanong ko na siya, bakit gusto na niyang magpakasal kahit 3 months pa lamang kami? Sabi niya sa akin, gusto na raw niyang magkaroon ng sariling pamilya. Pangarap niya raw kasi yun. Pero nito lang, nalaman ko na ang totoo pala ay gusto na niyang makaalis sa poder ng mga magulang niya. Kasi hindi naman talaga okay ang pagtrato sa kanya ng kanyang pamilya. Kasi palagi siyang hinihingian ng suporta. Hinihingian ng pera. At halos wala nang natitira sa kanya. So naisip ko, DJ Lindsay, gusto niya yata ako maging daan para makaalis sa pamilya niya. Naisip ko rin na mahal niya kaya talaga ako? Kasi gusto niya nang magpakasal sa akin. Pero ang totoo, may problema lang siya sa pamilya niya. Yun naman talaga yung dahilan eh. Pero paano ko ba sasabihin sa kanya ng maayos nang hindi siya nalulungkot o masasaktan? Gusto kong sabihin sa kanya, DJ Lindsay, na hindi pa dapat ngayon. Ayoko kasing lumabas na parang ginagamit niya lang ako para makalaya sa pamilya niya. Nung tinanong ko siya, wala pa rin naman daw siyang pera pampakasal. Ganon din po ako, DJ Lindsay. Wala pa po kami parehong ipon, panimula. Muli, bigyan niyo naman po ako ng advice kung paano ko sasabihin sa kanya nang hindi siya nasasaktan. Hindi ko pa po kaya sa ngayon na pakasalan siya. Pero mahal na mahal ko po ang girlfriend ko. DJ Lindsay, itago nyo na lamang po ako sa pangalang King. At ito ang lihim ng aking liham. Him. Sorry.
Next! Next! O hindi, grabe naman kayo makapag-judge. Sa ngayon lang, hindi pa naman siya ready. Sa ngayon, hindi niya naman sinabi na he'll never be ready for her. Siyempre, nagulat naman itong ano natin, itong manok natin, di ba? Nagulat siya dahil ilang buwan pa lang silang together, tapos biglang gusto na magpakasal ng babae, di ba? Wow! Oh, talaga naman kahit sino yatang lalaki magugulat kapag ganun, di ba? And 28 years old pa lang si King, di ba? So nandun pa lang siya sa point na parang ibinubuo niya pa lang yung buhay niya. Di ba? Yung mga pangarap niya, unti-unti niya pa lang, alam mo yun, unti-unti niya pa lang inaabot, sinusungkit, di ba? Parang mangga lang, sungkit-sungkitan. Di ba? So kung ako sa'yo, siguro kung talagang emotional yung jowa mo, di ba, King, yung girlfriend mo, kasi gusto niya na talaga magpakasal, I'm sure masasaktan or ma-offend siya at some point. No, kahit pa sabihin mong, alam mo yun, gusto ko po sa magandang paraan, gusto ko po sa paraan na hindi siya ma-offend. Kasi yung mga babae, pag hindi mo naibigay ang gusto, lalo na yung mga, naku, 26 years old, 27, may mga sa sariling pinaglalaban niya, mga ganyang edad. Wow! Yan yung mga edad na makapag gano lang, makasagot lang, sasagot, oo. May masabi lang, ganyan. Totoo naman. Dumaan ka rin sa ganyang edad, ate. Di ba pala sagot ka din? Di ba? So, tulungan po natin si King. Tingnan po natin kung ano yung pwede nating sabihin sa kanya. Gusto niya kasing i-remind sa kanyang girlfriend or ipaintindi sa kanyang girlfriend na pakakasalan kita, hindi pa lang sa ngayon kasi wala pa tayong panimula. Diba? At saka 3 months pa lang tayo. So, kung ikaw si King, how would you say it to your girlfriend or to your partner? Ganyan. Paano masasabihin sa kanya na, wait ka lang, chill ka lang. Masyado kang hot eh. Ganyan. Dali, i-message mo ako, facebook.com/energyfm1067. We are live on Facebook. Hello po sa inyong lahat dyan. O, kamusta naman kayo? O, sabi po dito ni Marcelli, talk to her. Pwede naman pong mag-live-in muna if ready nang magpakasal. Huwag bongga. Doon lang kayo sa huwes para practical lang. Sayang kasi ang pera. Marriage is not a race, although I understand kasi 28 na, di ba? She still, 26 na siya, ikaw yung 28. Tama o tama. Tapos, ang dami pa niyang pwedeng gawin at marami pa siyang time para magkaroon ng baby. These days, you can be 35 and still be a mother. Oo. Oo nga. Sabi naman ni Jean, tell the truth, mahal ka niyan. Hindi yan mag-aaya ng kasal kung hindi niya nakikita na yung security sa'yo. May work naman ata siya. Siguro naman, may pinagkukunan ka din ng ikababuhay ninyong dalawa kahit papaano. Dito ata papasok yung words na ang goal is kaya ka nakipagrelasyon para magpakasal. Pero hindi agad-agad. Sabi ni Rudy, huwag kasi mag-jowa-jowa kung wala pang ipon. Ano bang akala nyo sa jowa-jowa? Laro lang. Ay, teka lang. Gigil na gigil. Sabi naman ni Grace, huwag mo nang ituloy yung plano na yan kung ayaw mong gumulo ang buhay mo. Diba? Kasi, well, hindi kasi malinaw para dito kay King kung ano ba talagang goal mo. Umalis sa pamilya mo, kaya magpapakasal sa akin. O mahal na mahal mo ako, kaya mo ako pakakasalan. Pero how would you know na talagang siya na talaga yung gusto mong makasama habang buhay kung 3 months pa lang kayo? I mean, hindi naman natin alam kung gaano katagal na silang magkakilala or friends ba sila to begin with. Pero syempre, di ba, para pakasalan mo yung isang tao, dapat kilala mo siya talaga, di ba? Yung tipong alam mo yung ugali niya. Eh, in 3 months, makakabisa mo ba agad yung ugali ng isang tao? Di ba? So, take your time, guys. Oo. Sabi ng mga pangga natin dito, sabi ni Echo, ang pagpapakasal, hindi siya ganon kadaling desisyon na basta-basta lang po. Sabi naman ni Nor Berto, kausapin mo ng masinsinan, establish her and your priorities. Priorities si Norberto. Sabi naman ni Stanley, pwede niya sabihin, DJ Lindsay, napapakasalan kita, ipon lang muna ng budget, unahin muna yung honeymoon. Hoy! Hindi ka mag-a-advance sa honeymoon. Pero masarap yun. Ay, hindi. Kakaloka kayo dyan. Sabi naman ni Arch, the disparity between your respective experiences with regards to the relationships
should be an issue, di ba? As long as pareho kayong invested sa isa't isa and getting married for the right reasons. Pero kung talagang mahal ka niya, she'll understand na kailangan niyong mag-prepare properly para sa isang malaking step na yan. Totoo naman. Ako talaga hindi ako fan nung ano, nung bigla-biglaan lang. Tulad kanina, yun yung pinag-uusapan namin ni Baby Toby, di ba? Gusto ko talagang planado lahat. Although, wala naman talagang mga perfect na plans, ganyan. Tapos perfect execution ng mga bagay, di ba? Pero as much as possible, gusto ko systematic, di ba, organized. Minsan sinasabi nga ng iba, alam mo, kaka-prepare mo, wala nang mangyayari sa life mo. Ganyan. Minsan maganda yung random lang. Oo nga. Pero kasi, pag random, di ba, random din yung makukuha mong effect. Di ba? Random din yung makukuha mong product doon sa mga pinaggagawa mo. I mean, di mo alam kung anong makukuha mong tawag dito, answer doon sa ginawa mo. Wow! So para sa akin, dapat may plans talaga. At siguro yun yung kailangan mong sabihin sa kanya, King. Na ikaw yung tipo ng tao na gusto ko, sigurado ako sa papasukin ko, lalong-lalo na kasal ito. Diba? Ayoko na magpadalos-dalos tayong dalawa. Kailangan natin mag-ipon para sa mga magiging anak natin. It's a huge step, chapter sa buhay nating dalawa. So kung talagang mahal mo ako, sabay tayong maghahanda para dito. Mahal kita, pakakasalan kita. Tulad nung isang comment kanina, pakakasalan kita pero let's take our time muna. Diba? We have to know each other first. Diba? Tapos kailangan mong mag-ipon, kailangan yung mag-ipon at kilalanin yung isa't isa ng malalang malala. Diba? Magkakagulatan na nga kayo minsan ng asawa mo, may ganun pala siyang attitude eh. Totoo, may mga ganyan. Yung tipong kahit matagal na kayong magkasama, magkakagulatan pa din kayo. Yeah! Diba? Eh, what more yung 3 months pa lang kayo tapos gusto nyo na magpakasa? Sabi ni Jeff, pangga sa panahon ngayon, mahirap na bumuo ng pamilya. Pag-isipan mo muna ng maigi kasi pag magulang ka na, lalaki na lang, lagi ka na lang maglalaba. Uy, may ano naman, may mga pwede naman pagpalondrihan. Pinapahirapan nyo yung sarili ninyo eh. Sabi ni Chaz yan, tingin ko nakikita ng babae sa'yo na secured na siya, diba? Ganun talaga kapag breadwinner ka. Ako nga 26 years old din, ito, nagbabayad pa din ako ng utang. Ako yung humihindi sa jowa ko para mag-asawa, no? Ang taray! Aba ng hair! Oo, sabi ko, kung seryoso siya sa akin, maghintay siya kung kailan ko gusto. Mahirap magsama ng walang panimula. Uy, totoo naman yan. Mo, nandun din ako sa part na kung hindi mo itatry, you'll never know eh. Diba? Yan yung lagi kong iniisip eh. Diba? Kung hindi natin itatry ang mga bagay, hindi natin malalaman kung ano ba talagang magiging sagot sa mga tanong natin. Diba? Yahoo! Madaling sabihin na mahirap magsama kapag wala tayong pera. Pero kapag nandun ka na, hindi ka naman magiging stagnant eh. Hindi ka naman mananatiling, diba, dead kid at wala kang gagawin sa buhay ninyong dalawa. Gagawa at gagawa ka ng paraan. Kung dati-rati hindi ka nagne-negosyo, ngayon magne-negosyo ka habang nagtatrabaho ka ng regular job mo. Wow! Kasi alam mo na kailangan mong mag-provide kung meron kayong anak. Diba? Halimbawa na lang, yung mga lalaki ngayon, diba, nakabuntis. O dati-rati naman, di mo mapapalabas ng bahay para mag-apply ng trabaho. Pero nung nakabuntis, ay ayan na, lahat na pinagpasahan na ng resume nila. Diba? Lahat na ng racket pinasok na. Diba? So gagawa at gagawa ka ng paraan eh. Diba? Pero again, kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo prepared lahat ng bagay, gusto mo may sistema, gusto mo may, alam mo yun, may timeline, go for it. Diba? May mga tao lang din talaga na naniniwala sa beauty ng randomness. Ganyan. Aww. Casual lang. Di pinag-isipan, ginawa na lang. Minsan may beauty rin sa ganun. So, depende talaga sa'yo kung anong diskarte mo. Diba? O sabi naman po dito ni Leonardo, Lapak, iba din yung babae na nag-aaya po ng kasal sa ganun kabis na, diba? Di maganda yun. Magpakasal kayo dahil tatakas lang siya sa responsibilities. No way. Ah, true. Totoo naman yun. Okay. Mahirap din talaga yun. Yung tipong kaya mo lang siya pakakasalan at sasamahan, kaya kayo bubuo ng pamilya. Eh dahil sa, ayoko nang sumama sa pamilya ko kasi ginagawa lang nila akong bangko. May gusto lang talagang tumakas. Dapat isettle niya muna yung problema niya, yung issue niya with the family, with her family. Then saka ninyo pag-isipan kung magpapakasal na agad kayo. Kasi alam mo, kahit naman magpakasal kayo,
Baka mamaya habulin pa rin siya ng mga magulang niya para humingi ng suporta. Oh, di ba, hindi naman doon nagtatapos eh. Kapag bakinasal kayo, matatapos na yung suporta ninyo sa mga pamilya ninyo at mga magulang ninyo. Hindi naman ganun yun. Wow! Di ba? Baka makarinig ka pa ng hindi maganda from your parents kapag ginawa mo yan. Masakit yun, syempre. Pero kaya nga dapat ayusin mo muna yung issues mo sa buhay mo bago ka gumawa ng panibagong chapter. Di ba? Kailangan paghandaan mo. Ayusin mo lahat. Hindi yung problema, tatakpan mo agad ng isang, di ba, malaking bagay na kailangan mong gawin, kuning, para lang makatakas. Di ganun yun. So, dapat, bukod doon sa sinasabi mong mahal kita, hindi pa lang kita kayang pakasalan ngayon, pero dadating tayo sa point na yun, sabihin mo rin sa kanya bilang lalaki, no, na mas okay kung ayusin mo muna yung issues mo sa pamilya mo. O, ganun. Turuan mo siya. I-guide mo siya. Kasi kahit paminsan, alam mo yun, matured mag-isip ang isang tao, paniniwala nila yun eh. Minsan kailangan natin pasukan ng ibang paniniwala yung isip ng ibang tao para magising sila na, ay, dapat nga siguro gawin ko to. Diba? Dapat nga siguro kahit papaano makipag-usap ako sa kanila. Kailangan i-voice out ko yung nararamdaman ko kasi di nila malalaman na nakaka... Alam mo yun, meron akong dinadala sa dibdib ko kung hindi ko sasabihin sa kanila. Diba? Kasi nag-a-assume lang sila kasi hindi ka nagsasalita. The burn? So, kailangan mo sabihin yan sa mga magulang mo. I mean, yung girlfriend mo, King, kailangan mag-open dun sa magulang niya kung anong problema, na nahihirapan siya, na nauubusan siya, diba? Nade-drain na siya. Tapos, saka kayo mag-usap kung kailan kayo magpapakasal, anong plano ninyong dalawa, kilalanin nyo muna yung isa't isa, paghandaan nyo yung marriage na yan. Yung iba nga, ang tagal ng engage, pero hanggang ngayon, hindi pa nagpapakasal. Huy, si Lindsay ba? Eh, bakit ba? Di ba? May long engagement naman tayong tinatawag eh. Tsaka, hindi natin pwedeng ipilit ang isang bagay kung hindi pa talaga uubra. Oo. Wala naman tayong hinahabol na deadline. Kaya carry lang yan kung anong trip nyong gawin. O basta explain nyo sa isa't isa kung anong dapat gawin, di ba? Sa paraan na hindi ma-offend, sa paraan na hindi malulungkot ang isa't isa. 9:29 na po ng nagmamagandang umaga. Ang core naman nito is that you love each other. Dapat yun ang core, ang reason kung bakit kayo magpapakasal. Diba? Because you love each other and not just because you wanna escape from an issue or from a problem. Diba? Magpapakasal ka with somebody because you wanna be with him or her for the rest of your life.